Sa online nakita ng factory worker sa Taiwan na si Rosemary ang ibinebentang smartphone. Bali, naghahanap ko talaga ako ng mabibili ng cellphone. Gawa na, ipapadala ko nga po yung lumakong cellphone sa ano. Tapos nakakita ako online. Nag-chat ako, nagre-reply po agad sila sa akin. Pero hindi umano pera ang ipambabayad para sa smartphone. Ayon sa seller na nakausap niya sa chat, hulugan at pwedeng isang uri ng card na nabibili sa convenience store ang bayad. Sabi niya po, sige, may install na 6 months. Nagbayad po ako na ng 4-7. Nung nagpadala na po ako sa kanila, bumili na ako ng card sa nag-reply po sila ulit na wala na daw palang 6-month installment. Para maipadala sa kanya ang telepono, hiningi ng seller ang alien residence certificate ni Rosemary. Muli naman siyang hiningan ng dagdag na shipping fee. Ang shipping fee po na hinihingi nila ay 4,000. So doon na po ako nagtaka na baka nai-scam na ako. Ang masaklap, imbes na smartphone ang dumating sa kanya, reklamo ng dalawang OFW ang natanggap ni Rosemary. Nagamit na palaan niya ang kanyang identification mula sa kanyang alien residence certificate sa panloloko. Nagulat na lang po ako, may pinadalang sulat dito sa door. Ginausap ko ako ng HR na kasi may niloko daw po akong tao. Sabi ko hindi po ako yan kasi na-spam din po ako niyan. Tapos yun po, hiningan po nila ako ng proof na hindi talaga ako yung... Halos kaparehong modus operandi rin ang sinapit ni Almira. Meron daw po nagre-reklamong root na sa akin daw po yung pinapadala yung pera na worth of 20,000. Natatakot lang po kasi baka mamaya ipatawag ako kung saan, yung mga police. Kasi wala naman akong ginagawa. Nainganyo namang bumili ng smartphone si Riza dahil bukod sa mura, ibinebenta ito ng installment. Hindi ka ma-accept ng management yung 5,000 wanda po sa dalawang cellphone. Nungutang pa po kami na para maipadala po agad yung 5,000 para kinabukasan ma-deliver na po yung cellphone. Laking gulat niya na lang nang sabihin sa kanya na kailangan niyang bayaran ng kalahati ang presyong 60,000 para sa dalawang cellphone. Sa kabuuan, nakapagpadala ng 40 mil si Riza sa umano'y scammers. Minadali po ako mag-send ERC, tapos video. Mag-send ko po noon, nakablock na po ako. May lead na ang MECO sa umano'y nasa likod ng scammers. Pinapatrace na namin ito sa Taiwan Police. Ang una namin nakita nga, ang origin ng posting was from Nigeria, Africa. I think meron din silang tao rito. Huwag basta maniniwala. Marami nang nabibiktima sa social media. Ayon naman sa website ng National Police Agency, ang sinumang biktima ng scam o fraud ay maaaring tumawag sa hotline 165 para mag-report. Para sa TFC News, Marie Yang, ABS-CBN News Taiwan.